Hello guys, welcome to Don Brandly Vlog. Nandito tayo ngayon sa Manila Clock Tower. Kabubukas lang nito noong October at mapalad tayo nakapag-book nitong katapusan ng Nobyembre. Nandito na tayo ngayon. Halika, ikutin natin ang buong tower na ito. Guys, ito yung anyo ng Clock Tower sa labas. Ito yung makikita mo sa harapan ng Manila City Hall. Halika, puntahan na natin. Guys, ito na yung bungad ng Manila Clock Tower. Halika, pasok tayo. Tapos, aakyat tayo sa fourth floor. Papunta doon sa museum. Ito na yung pintuan. Halika, pasok na tayo. Guys, ito yung bubungad sa inyo. Ayan, oh. Mayroong parang film showing ng panahon ng gera noon. Ayan. Halika, tunghayan na natin.
hindi na kayo aabot sa clock tower, sir. Mm-hmm. Kasi inaayos ko na yun. So, may idea lang kayo. Dito sa Manila is the center of culture. Makikita nyo dito yung kauna-unahang Negev City, which is the Intramuros. Mm-hmm. And then, Manila is the center of trade and commerce, where we can see port area and Gimondo. And dahil lang na Manila rin is the center of religion because yung Mecca, which is the transnational, so yung sa Davao, you can also do it here. Yung papalit kasi kayo Nico, eh. Yes, ito yung labas ng clock tower. Pwedeng umikot daw. Ayan. We have here the universities, all the universities Manila Cathedral. Power. Which is the House of the President and Supreme Court, which is the ang wala lang sa atin is a Congress. So, yun. We have the base of the Manila Cathedral. Still, green pa rin ang Manila despite na actually, hindi masyado madami yung skyscraper. And we're not facing po. Thank you, ma'am. Hindi na kayo hingalin pa, papa. Promise. Paakyat lang talaga. Kahit ako, eh. Medyo matili. Yan. Yun kasi yung dating museo ng Maynila sa Army and Navy Club. So ngayon, Rizal Park Hotel na siya. Pinonvert na into hotel. So later,
kasi yan din ng mga artists. So nagpunta talaga sila sa mga ito, sa mga location, tapos doon sila nag-play. So akit na tayo sa last part. Ito na yung fifth floor. So dito naman ang venue for all the art sessions, mga seminar, workshop, trainings. May venue for gandang painting. So, ito pa rin yung mga artworks niya. So, si Sherwin Paul, hindi siya graduate ng fine arts, hindi siya nag-aral ng fine arts. So, talagang he graduated psychology. So, talagang ano siya, very talented. Kasi, di ba nakapag-paint siya ng wala talagang personal knowledge. So, ito naman tayo. Meron din tayong area for restoration. So, yung mga dapat i-restore or i-clean na mga paintings. Dito ginagawa mo. Itong area. So far, wala pa namang nasasampulan dahil okay pa naman yung mga paintings. Okay. Yan yung ruin ng UP Manila at saka China. And then ito pa yung some of the paintings. Ito yung pinaka-favorite ko kasi yung buhay na buhay yung pera. Gayang-gaya niya. Parang totoo. Totoo. Parang dinikit lang. Kapatid mga producers.
Guys, ang gaganda ng frame. Ang gaganda ng pagkagawa. Lahat daw ito is for sale. Guys, this is all for sale. Kung magugustuhan niya, nandito lang to sa Manila Clock Tower, sa Manila City Hall.